So yun, dumating na nga itong solar charge controller na pinakita ko sa inyo dati and nagamit ko na rin siya. At ngayon, isishare ko na yung experience ko using this solar charge controller. And shoutout nga pala kay Kuya Mike DB, Lawrence Noga, Jen McCoy at Marvin Colindres na nag-iintay ng review nitong solar charge controller na ito. So ngayon, bibigyan natin ng review itong bagong solar charge controller na ito. At ipapakita ko na rin yung ibang features ito, gaya ng kanyang low voltage disconnect, reconnect voltage, float voltage, timer at iba pang features na meron ang solar charge controller na ito. Ang model nga pala nito ay K1688. And nabili ko lang ito sa Shopee sa halagang... And sa mga gustong bumili, lalagay ko yung link sa ating description below. And sa box pala, makikita nyo na yung kanyang mga features. Number 1, large LCD display, PWM battery charging, all necessary protection equipped, adjustable controlling parameter of the system. Dual USB. And napansin ko lang dito na parang binasta na nila yung kanilang mga label kasi marami ditong mga mali yung spelling and kulang-kulang yung mga datas or information, ganun din sa kanyang manual. And base sa manual nito, ito ay pwede sa 12 volts or 24 volts batteries, 10 ampere ang kanyang maximum na solar panel or 100 watts, and compatible lamang sa lead acid batteries at hindi ito pwede sa mga nickel or lithium battery. At ito naman yung kanyang mga ports. So number 1, yung kanyang dual USB ports. Sa baba, syempre yung kanyang solar panel port, battery, at yung ating load. Andito naman sa taas, kung makita nyo, meron siyang dalawang saksakan pa, which is pwede nyo saksakan din na solar panel at pwede rin naman dito yung load. At ito naman dalawa yung kalimitan kong ginagamit kasi nakakatamad pa maglagay dito sa kanyang port sa baba. And bago ko sa inyo ipakita yung iba niya features, is simulan muna natin sa pagkakabit nitong ating solar setup. Sa pagkakabit nitong solar setup natin dito sa ating solar charge controller, meron tayong sequence na sinusunod. So number 1, uunahin natin i-connect ang battery. Unahin natin sa positive ng battery, which is yung kulay pula. So ilagay natin dito sa kanyang battery terminal. So meron man nakalagay dito kulay ng battery terminal. So dito sa pangatlo, ang positive. Higpitan natin yung tornilyo para hindi siya malaglag. And i-next naman natin ang negative dito sa kanyang kasunod. Pagkalagay nyo pa lang is makikita nyo na yung kanyang main interface or yung voltage ng battery. So after that, saka natin ilalagay ang ating solar panel. So for example, ito yung aking solar panel na 18 volts. Pero ito talaga ay 6 volt lamang. So I just use it as an example. So yung ating positive ng solar panel o yung kulay pula, is ilalagay natin dito sa una at ang negative naman is yung kasunod. Pag nilagay nyo na yung inyong solar panel at nasisikatan na ng araw ang inyong solar panel, is nilalagay dito yung kanyang icon ng solar panel, which is nag-charge na yung inyong solar setup. Pero in this case, hindi siya gumagana kasi nga 6 volt lang yung aking solar panel. So I gonna use the 40 watt solar panel na nilagyan ko ng bagong saksakan. So ayan nga pa yung dalawa kong solar panel at ang ginawa ko sa kanya is nilagyan ko na lamang ng male jack. So bali ito yung ilagay ko sa solar charge controller para hindi na ako mahirapan mag-alis kabit nito sa saksakan. So try natin i-measure muna yung kanyang output voltage ng ating solar panel. So ayan, 17 volts. At hindi pa siya naka-direct sa sunlight kaya mahina pa yung kanyang power. So ngayon dito sa solar charge controller, instead na dito ko siya ikabit, is pwedeng dito ko na lamang siya ilagay. Huwag lamang tayo magkakamali maglagay dito sa kanyang load kasi dito sa load, isaksakan or naglalabas siya dito ng 12 volts power
from the battery. Kaya dito talaga ito kailangan isaksak sa input ng ating solar panel. So ayan, pagkasaksak ko pala, kung makita nyo, is nag-charge na siya. Lumabas na yung icon na nag-charge na yung ating solar setup. And after that, saka pa lang natin ilalagay yung ating load. So for example, ang ating load ay isang 12 volts LED light. Pwede tayong gumamit din ng ganitong USB mill jack para isaksak na lamang dito. Pero kung wala naman, is pwede natin ilagay na lamang dito sa kanyang load terminal. So ngayon, ito positive ng ating load or ng bumbilya, is ilagay natin dito sa kanyang port. So unahin natin yung positive dito sa kasunod ng negative ng battery. Kapag hindi siya sumuot, is luagan lang natin yung kanyang tornilyo. Then isuot natin ulit, tigpitan, at isunod natin ang kanyang negative. So para mabuhay itong ating load or ating bumbilya, pindutin lamang natin itong kanyang switch. So ayan, nabubuhay na siya. Pero ayan, as you can see, namamatay-matay siya kasi nakaset yung aking low voltage disconnect sa 12.2. So para malaman kung ano yung low voltage disconnect na yan, panoodin lamang ang video na ito hanggang dulo. So dito sa ating LCD, makikita natin dito yung kanyang mga icon. So number 1, ito yung icon ng ating solar panel. Kapag naka-insert na yung ating solar panel at nasisikatan na ng araw, is mag-charge na siya, which is ayun yung kanyang animation. At ito naman yung ating battery indicator. Tapos ito naman yung ating load. Pag pinuhin natin yung load, magkakaroon din siya dyan ng arrow. So ngayon, punta naman tayo sa kanyang mga features. So number 1, ito na nga yung kanyang main interface. Makikita natin ito yung kanyang voltage ng battery, 12.8. And dito naman sa baba, yung kanyang menu. So parang sa kulay bulong solar charge controller din ito. Halos pareho naman sila ng features at ng function. Ito yung kanyang menu. Ito yung plus or pandagdag. Ito naman yung minus or pangbawas. At ito rin yung switch ng ating load. And ang isa pang maganda dito, meron din itong kasamang thermometer. So ito yun, yung thermometer niya. Itong maliit na butas na ito. Nung kung saan is talagang very useful kasi nagagamit namin ito sa bahay kapag mainit yung panahon at kapag malamig, talaga na detect niya kung ano yung temperature. So kapag pinindot natin dito sa unang pindot, lalabas ang kanyang temperature, which is 31 degrees Celsius. Pangalawang pindot is yung current na nanggagaling sa solar panel. Pangalawang pindot is yung load or yung current na kinukonsume ng ating load or ating bumbilya. Sunod na pindot naman is yung accumulated ampere hour or power na nakuha ng ating solar panel or naiproduce ng ating solar panel. Sunod na pindot is yung accumulated power or yung ampere hour na kinonsume ng ating load or ng ating ilaw. And sa sunod na pindot naman is makikita natin yung high voltage disconnect. So ayan, kung ang gusto mong voltage ng battery is mga nasa 14.6 volts bago siya mag full charge, so 14.6 volts yung ilagay mo. Pero ako, ang ginagawa ko dahil ang gusto kong full voltage lang ng battery is nasa 13.8, pwede ko siyang iset sa 13.8. Tagalan natin ang pindot sa menu. Pagkatapos is babaan natin dito hanggang 13.8. So ayan, pagkatapos nyan is pindutin natin na matagal dito sa kanyang menu para mag-save. So ayan, ngayon na tumigil na, ibig sabihin naka-save na siya. Kapag pinabayaan natin, babalik siya sa kanyang main interface. So balik natin, temperature, current ng solar panel, current na kinuha ng ating load, na produce na power ng ating solar panel, power na nakuha ng ating load, high voltage disconnect, at naman yung voltage reconnect. So kapag nag-charge na yung ating battery at tumaas na yung kanyang voltage, automatic na magkukonnect na siya sa ating load or automatic na mabubuhay na yung ating load na nilagay. And after ng ating voltage reconnect, sunod naman doon ay ang kanyang low voltage disconnect. And ang maganda nga dito sa controller na ito, pwede nating iset yung kanyang value or low voltage disconnect na voltage hanggang 12.2 volts or higit pa.
Hindi katulad ng ating naunang solar charge controller na nasa 10 volts lamang. So dito sa solar charge controller na ito, hindi na natin kailangan gumamit pa ng low voltage disconnect module kasi kayang-kaya na niyang gawin yung process na yon. So hanapin natin sa menu, temperature, current ng panel, current ng load, power na nakuha ng panel, power na nakuha ng load, high voltage disconnect, reconnect voltage, at ito na nga ang low voltage disconnect. So pindutin natin na matagal. Ayan, nag-blink na. Pwede natin siyang itaas hanggang 12.4. Ang kanyang low voltage disconnect is maximum na ang 12.4 at pinakamababa naman ang 10 volts. So okay na okay talaga tong solar charge controller na ito. Try natin sa 12.1. So ayan, 12.1, at pindutin natin na matagal dito sa menu. So ayan, ngayon nakasave na. And ang sunod na feature naman, kasunod ng ating low voltage disconnect, is ang load working mode or timer. So hanapin natin, temperature, current ng panel, current ng load, ampere hour ng panel, ampere hour or power ng load, high voltage disconnect, reconnect, low voltage disconnect, at ang ating timer. So nakalagay siya sa 24 hours. Kapag naka 24 hours siya, ibig sabihin kapag binuhin natin siya, is 24 hours din siyang mabubuhay or iilaw. So, hindi siya mamamatay. So itong 24 hours, baguhin lang natin, lagyan natin is 1 hour. So ayan, ngayon naka 1 hour na, and tagalan natin pindot para mag-save. Ngayon nakaset na siya sa 1 hour. Ibig sabihin kapag nawala na ng sunlight or gabi na, automatic na mabubuhay ang ating ilaw. So subukan natin. Meron lang siyang kaunting delay kaya medyo matagal siyang mabuhay. So ayan, ngayon nabuhay na siya. And tingnan natin yung current na kinukonsume niya. So ayan, nagkukonsume siya ng 1.3 ampere kaya talagang malakas siyang kumain ng power. And take note lang, nakalimitan, hindi na mamatay yung ating load kapag nakaset tayo ng kanyang timer. So halimbawa at nakaset ang ating timer sa 1 hour at umiilaw ang ating load nito, hindi mo siya kayang patayin dito. So para mapatay siya, ilipat lang natin ulit yung kanyang timer. So yung dating 1 hour, palitan natin ng 24 hours ulit. So yan, 24 hours. Para ma-customize natin siya or para ma on and off natin siya manually. Ayan. Kaya natin siyang patayin at kaya natin yung buhayin. And yung last feature nito is yung kanyang battery type. So huling-huli ang kanyang battery type. Meron siyang battery 1. So ayan, naka-B3. Pindutin natin na matagal. Kaya niya hanggang B4. B4, B3, B2, B1. So balik sa B4. Pero ang ginawa ko, nilagay ko siya sa B3. Pwede siyang ilipat kahit saan, sa B1, B2 or B3 hanggang B4 kasi wala namang nakalagay sa kanyang manual. As long as makakustomize nyo yung kanyang high voltage disconnect and low voltage disconnect. And base sa kanyang module, kapag ang ginamit natin battery is 24 volts na battery, ang maximum lamang na voltage ng ating solar panel na pwedeng ilagay is hanggang 23 volts. Kapag 24 volts naman yung ating battery, ang maximum na solar panel voltage is hanggang 46 volts. And ang self-consume naman itong controller na ito is 10 milliampere, and ang kanya namang working temperature is negative 35 degrees Celsius hanggang positive 60 degrees Celsius. So yung 60 degrees Celsius naman na yun is talagang sobrang init na noon, kaya talagang delikado na yun sa mga devices na katulad nito. Pero dahil nga meron man siyang thermometer, mabilis nating madidetect kung gaano na siya kainit. And yung kanyang USB output naman nakalagay sa kanya is maximum ang 2.5 ampere, 5 volts. Pero in my own observation is hindi niya kaya magbigay ng 2.5 ampere. Nag-i-stable lamang siya sa 600 milliampere or 0.6 amps. So yan, as you can see, 0.62 amps lang yung kanyang naiibigay. Samantalang kung sa kuryente ko ito sinaksak, itong dalawang device na ito, itong aking power bank is magkukonsume na ng mahigit 2 amps.
At ngayon, para sa gusto makita kung ano ba yung nasa loob ng solar charge controller na ito, is bubuksan ko siya ngayon para mapakita ko sa inyo. So ayan ang kanyang nasa loob. Meron siya dito mga MOSFET or regulator. So ayan, ito na yung kanyang nasa loob. Ito yung kanyang large LCD display. Ito yung kanyang thermometer. Ito yung kanyang mga ports. And yung kanyang mga battery terminal. So ayun, masasabi ko sa solar charge controller nito is maganda siya kumpara doon sa kulay blue and mas marami siyang features kumpara doon. At pinaka nagustuhan ko sa product na ito is mataas or mas mataas ang kanyang value ng low voltage disconnect, kaya hindi natin kailangan ng low voltage disconnect na module katulad nito. And meron na rin nga siyang ammeter na kung saan pwede niyang i-measure ang current na nakukuha ng solar panel at current na kinuha ng ating load. Ayan yung solar panel, nakakapagbigay siya ng 1.5 ampere. Ayan. Kapag matirik na tirik yung sunlight, talagang maabot siya ng mahigit 1 ampere. Tulad nyan. And yung load naman, ayan, 1.5 ampere din yung kinukuha. Kasi malakas yung aking load. Naka-inverter ako, tapos naka-charge yung power bank. At isa pang maganda dito is pwede nating makita kung ilan ang accumulated or yung power or ampere hour na na-produce ng ating solar panel. At makikita na rin natin kung ilang ampere hour ba yung nakuha ng ating load dito or ng ating bulb. Tingnan naman natin kung gaano na kadami or gaano na kataas yung ampere na nakuha ng aking solar panel sa loob ng almost 3 hours. So yan, nakakuha na yung aking solar panel ng 4 ampere hour sa loob ng 3 hours. Yung load naman is nakakuha naman sa aking battery ng 4 ampere hour din kasi nga halos pareho lang naman sila kanina. So ayan, ang galing lang talagang na may measure natin kung gaano nakataas yung power na nakukuha ng ating panel at nababawas sa ating battery. And kung nakagamit na kayo ng solar charge controller na kulay blue katulad nito, it's for sure na hindi kayo gaanong malilito. Pero kung baguhan pa lang kayong gagamit ng solar charge controller, ay siguradong malilito kayo sa dami ng pwede nyong pagbubuting tingin dito sa device na ito. So ayan lang for today's video. Kung mayroon kayong question and kung gusto nyong bumili, ilalagay kayong link sa description natin sa baba.